Good morning po sa inyong lahat mga bayan. Welcome back to my channel. So for today's video, ay magre-repot po ako sa aming mga peace lily. Kasi sa nakikita po natin dito, tingnan nyo po, eh medyo may brown-brown na po ang mga dahon. At kailangan na po talagang i-repot ang ganitong itsura ng mga peace lily. Yan. So may mga yellow. At ito oh, para na rin makapagbigay po ng mga babies to. Kasi talagang hindi tayo makapagparami kapag ganito lang kalaki ang paso. At subaybayan niyo po ang video na to hanggang sa huli. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na po at pindutin na rin po ang notification bell for more videos. So let's go mga bay! Doon ko ito dadalhin sa kabilang side kasi medyo ano dito, malamig. Gagamitin ko po na paso ay ito. Black sana ang gusto kong gamitin po para dito sa peace lily, pero naubusan po, wala na talagang stock. Ito na lang, pero okay lang po ito. Kasi meron naman, marami naman pong brown na paso na ginamit ko rin dito sa iba pang mga halaman. Ay dito dati po, wala po itong butas. Ako na lang po ang nagbutas dito gamit po ang soldering iron. So limang butas po ang ginawa ko para maka-drain po talaga ang tubig na ididilig natin. Okay, i-arrange muna natin. Ayan, para makapagsimula na tayo. Ito, sobrang medyo matigas na po ang kanyang lupa. At marami na pong ugat na tumubo, kaya puripat na talaga tong peace lily. Tabi natin to para ito ang lupa na maano dito makuha. Lagay ko rin dito para ma-recycle natin. Subukan nating bunutin kung malambot lang ba, kasi okay. Kailan po pala. Tingnan niyo po ang dami ng ugat. Kaya pala hindi siya nakapagbigay ng babies. Siguro sa dami na talaga na ugat. Kaya bawasan natin ang lupa mga bay. So dito, hindi na lang natin gagalawin. Dito lang para makasip-sip siya ng bagong nutrients. Mapalitan ng bagong lupa. Itong gagamitin ko ngayon na pang-repot, may halo na po itong garden soil, cow manure at saka rice hull. Compost na rice hull ang gagamitin ko para maganda talaga ang resulta. Para makapagparami na po. Ito, meron na siyang baby, pero maliit pa. Mga mahigit isang taon na. Ngayon pa lang siya nagka-baby mga bay. Matagal-tagal na itong mga peace lily na to. Mukhang matigas. Bunutin. Bunutin natin. Yan. Okay. Grabe ang ugat. Sobrang dami na. Bawasan na rin natin ang lupa. Magagamit pa rin natin ang lupa na yan. Ihalo natin mamaya sa bago nating potting mix. Tatlong paso itong hindi variegated na peace lily. Ang isang ito lang isa ang may baby. Yan. Inisin natin para ang
bago nating malagay na lupa. Ay masisip-sip kagad. Ayan lang. Pwede na yan. Hindi na natin bawasan dito para tuloy-tuloy na po ang kanyang pag laki at pagdami. Ito, variegated. Bilib ako sa mga variegated na pislili. May babies na rin. Dalawa pa. At maganda itong, maganda rin siya kasi mabilis din siyang namumulaklak ang variegated. Ang ganang klase ito. So, ang history nito, mga bay, ano po ito, barter. Ay, yung iba, binigay lang po. Kaya, nagkaroon kami ng ganitong variety na pislili. Ito, medyo matigas na. Sobrang dami ng ugat. Yan. So, okay na yan. Okay na yan, mga bay. Ganun lang pag, ano, pag-ripat para hindi ma-stress ang ugat nila. Yan, ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ang daming babies. Maganda ito, pero itong babies nila, hindi ko muna aalisin dyan. Para maganda kasi ang pislili pag marami. Lalo na yung gagamitin natin ay malaking paso. Ah. Oh. Ito, medyo maganda pa ang kanyang lupa kasi nilagyan ko to ng ano, garden soil at saka cow manure mga 1 month ago pa or isang buwan mahigit. Yan. Kaya malambot-lambot pa ang kanyang lupa. Dami niya oh, mataba pa siya mga bay, pero ano pa rin, papalitan pa rin natin to ng paso. Okay oh, mabuhaghag talaga ang lupa oh. Maganda siya. Ito naman ay baby to ng ito pong mother plant niya. At ang baby niya mga bay, nagka-baby na naman. So bilis talaga dumami. Bilib talaga ako dito sa variegated. At namulaklak na oh. Ang aga niyang namulaklak. Medyo matigas to. Kasi maliit pa. Okay. Maganda pala itong cement pot. Itong cement pot pala na pinagtatanimin naman ko sa kanila. Ako lang po ang gumawa nito. Noong pandemic, simula pa nung pandemic, usong-uso yung cement pot na gagamitin sa mga plantita at plantito. Kaya ako, na-inspire din ako, gumawa din ako ng marami-rami rin po ang nagawa ko dito. Nakabenta rin ako sa mga cement pot na nagawa ko. At nagkaroon din ako ng income nung nag-start pa ang pandemic kasi wala pa akong trabaho noon. Hanggang ngayon, wala pa rin trabaho. Yung ilalim. So, talagang makikita natin na bagong usbong pa lang to. Kasi ang ugat, hindi kagaya nung iba nating na alis sa paso. Sobrang dami na pong ugat. Ito, kakaunti pa lamang. At maliit pa siya. Yan, ang ganda ng variegated. Oh, ang ganda ng kulay niya oh. Wow. Para siyang albo. Alocasia. Katapos, itong na kuha natin doon, nabawas, ihalo natin dito sa bago para magkaroon na naman po ng nutrient ang mga lumang lupa. Ganun po ako kapag mag-repot mga bay, i-recycle ko para hindi po masayang ang lupa. Ganun. So, okay na po yan. At ngayon, mag-repot na tayo.
gamit ang baso na to. Sobrang laki niya, mga bayo. Dadami na ang babies nito. Siguro tama na yan. Kapag mag-repot ako, ang pinakapuno niya dito sa medyo ibaba, dito sa may guhit. Ganun po ang style ko sa pag-repot para hindi gaanong lumilitaw ang kanyang ugat. Bawasan pa natin. Eh, ganun. Ang ganda kasi tingnan kapag gitna talaga ang ating tanim. Gumaganda lalo ang ating tanim pag nasa gitna. Yan. Tamang-tama siya, oh. Wow. Yan. Yan lang muna ang lupa. Pero ganyan karaming lupa, mga bay. Tamang-tama na yan kasi sobrang laki naman ng paso na to. Ang natapos ko dito po, ilagay. Di ba, oh? Bagay na bagay pala siya dito sa paso na to. Tingnan, lumilitaw na talaga ang kanyang kulay, mga bay. Okay. Ayan. Nakikita niyo po na sobrang laki na po itong fish lily na to. Matagal-tagal na kasi ito, pero hindi pa siya nagka-baby. Ayan. Baka ngayon, magka-baby na siya. Kasi sobrang laki na talaga itong kanyang bagong paso. Ayan. Ayan, gitna ulit. Lalo siyang lumaki tingnan nung nalagay siya dito po. Oh. Diba? Wow. Tama pala ang napili kong paso kasi bagay na bagay talaga sila dito. Ganda na, oh. Yan! Wow. Next is ito naman si Variegated. Malaki-laki na rin po siya. Ito po ang mother plant ng isang Variegated. Namin na pisdili. Yan. Ano na naman tayo. Ganda to kasi marami na siyang baby. Mas lalo pa siguro siyang gaganda rito. Pagkalipas po ng ilang buwan. Ayan na. Para maayos talaga ang pagkalagay natin. Ayan. So maganda rin po ang kanyang lupa na ginagamit sa pag-repot. Ang ginagamit ko talaga itong mga compost na. Kasi maganda din po ito sa halaman. Kahit hindi ka na gagamit ng carbonized rice hull, pwede na ito, mga bay. Okay. One. Tatlo na ang natapos ko. Medyo tagilid ng konti. Ayusin natin ng konti, mga bay. Ganun. Para ano talaga, maayos na maayos ang pagka-repot natin. Hindi lang basta repot. Eh, ayusin din natin sa paglagay. Mga
tatlo, pang-apat na pala, pang-apat. Ito na naman si Dan, baby na siya. Taas na niya. Pero itong pislili, ang klase na pislili nito, malaki talaga ang kanyang dahon. Wow. Itong pislili po pala, nakikita ko sa kanila, mabilis lang po silang paulaklakin kapag ano, nasa tama po na lugar ang kanilang kinalalagyan. Ang ginagawa ko rito, doon ko sila inilagay sa partially shaded area o di kaya sa maarawan sila sa umaga. Yun, yung pinakamadaling paraan mga bay. Pero meron din po akong ginamit na pabulaklak sa kanila para mas mabilis talaga. Anaa po ang ginagamit ko. Dinidiligan ko to ng anaa. Isang beses ko lang na diligan. Pero, ang bilis talaga nila na mulaklak. At masigurado talaga na mulaklak rin. Yun, yung ginagawa ko rin na ilagay talaga sa tamang lugar. Ang anaa mga bay, ginagamit po yan sa pang-rooting hormone, ginagamit sa pampabulaklak. Ang kadalasang gagamitan ng anaa ay mga orchids talaga, yan yung paggagamitan niyan para mamulaklak talaga. So, itong anaa pala mga bay, bago ko pa lang siyang na-apply sa mga halaman namin kasi doon ko po siya unang nalagay sa mga crotons. Nung ang mga croton ko dito ay nalagas po ang mga dahon, kaya yun, okay po siya. Talagang na-revive po ang aming mga croton plants. At dito rin po, nilagay ko rin sa kanya. At epektibo naman. Yan. Yan o. Yan po ang naging resulta sa paglagay ko ng anaa. Namulaklak sila lahat. Kahit itong maliit pa, namulaklak na. At pagkatapos nitong pag-repot ko, a-applyan ko ulit ng anaa para mamulaklak ulit sila. Kasi maganda na to eh. Malaki na po ang kanilang paso. Siguradong yayabong to. Okay, dito yan. Okay. Ay, naputol. Itong isa, ano din po ito sa bagyo. Ang taas na niya. Ito yung pinakamataas na pislili dito. Ayusin natin ang paso para maayos talaga ang pagka ipat natin. Ayan. Gustong-gusto ko ang kanyang bulaklak kasi puti. Tapos, ayan o. Matagal din siyang masira mga bay. At lab na lab ko rin po itong pislili. Kaya inilagay ko to sa malapit sa bintana namin. Si The Word Peace, nagbibigay ito ng peace of mind sa atin. Lalo na kapag natulog tayo, maganda po ang tulog natin. Na-observe ko talaga yan. Noong unang taon, inilagay namin to sa, ano, dyan sa harap ng aming kwarto. Na, ano po, naramdaman ko talaga na maganda yung pagtulog namin. Parang mahimbing talaga mga bay. Noong nalipat namin doon sa kabila, parang hindi na ako makatulog ng maayos. Ngayon naman, bago pa lang namin ito nilipat, nung January yata ito nalipat, maganda talaga ang tulog hanggang ngayon mga bay. Kahit meron pa akong mga problema na iniisip, talagang sobrang nakaka-relax sa utak. Kaya siguro, tinawag po ito na pislili.
Yan, maganda to na ano, napatunayan ko na talaga mga bayan na maganda ang pislili sa malapit sa kwarto natin. Yon. Ito rin po ay indoor plant pero mas mainam na ilagay nyo sa harap ng inyong kwarto. Maganda talaga siya. Ito rin kapag nakalagay din po sa ano, sa direct sunlight, eh masusunog ang mga dahon. Mabilis niyang masunog. Pero pag morning sunlight lang, okay lang siya. Yan. Yan, sa totoo lang mga bay, hindi biro. Talagang maganda po ang pagtulog ko simula nung nalagay siya doon. Ano yan? Honest revelation yan mga bay. Hindi tayo nagsasalita dito ng hindi tama, hindi tunay. Subukan nyo. Kung meron kayong pislili, subukan nyo po. Siguradong makakatulog po kayo ng mahimbing. Tapos na po ang pagriripat natin. Tingnan natin kung meron bang kaibahan nung hindi pa naripat. O yan. Wow. Okay. Tingnan nyo. Diba? Bagay na bagay po. Kayo na lang po ang humusga. Para sa akin, maganda po ang ginamit ko na paso. Pero, yung itim, sana, mas maganda din yon. Pero wala na tayong magawa kasi wala na talagang stock. Ito palang na ano, empty pots ay gagamitin ko po sa mga aglaonema namin. Marami-rami na rin kasing aglaonema. Sobrang crowded na rin po yung aglaonema na nasa doon po, kabila. Ito, tamang-tama po sa kanila. Yan. So, hindi po masasayang itong paso na to. Kasi paramihin na naman natin ang aglaonema. At, yan, dilig tayo. Tubig ulan pala itong ginamit ko. Kasi kagabi, ang lakas po ng ulan. Kahit papaangat po ng summer, may paminsan-minsan pong ulan dito. Yan. Damihan na natin kasi hindi na to ano, bagong tanim. Marami na siyang ugat. Para masipsip niya talaga ang bagong lupa. Bagong cow manure na nilagay natin. At itong rice hull ay nagsisilbi pong pampabuhaghag. Mabilis na makatagas po ang tubig doon. So ayan po, natapos ko na pong iripat sila at nadiligan na rin. Maganda na po sila tingnan para sa akin mga bay. Okay, so ngayon ay mag-shoutout tayo. So shoutout pala kay Ma'am Cheryl Paragas from Pangasinan, si Ventures at kay Ma'am Warlita Napiere. Salamat po sa pagsubaybay niyo po sa akin channel. Sa mga subscribers ko din na matagal-tagal na rin na sumusuporta sa akin, maraming salamat. At sa mga bago po, at kung nagustuhan niyo po ang video na to, mag-like, mag-share, mag-comment. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa akin channel para updated po kayo palagi sa mga videos na i-upload ko. Tandaan po, nalagaan po natin ating mga halaman dahil plant is life. Muli po, ito si Bay J. Magandang araw mga bay!